tinanggalan na siya. At bagamat ang chairman po ng Committee on Appropriation na nag-anunsyo niyan, siyempre may basbas po yan ng Speaker. Ibig sabihin ba ho ito na tuloy pa rin ang hidwaan ng Speaker at ni VP Sara? Well, sa totoo lang, wala akong personal na knowledge. Pero hindi po natin mapagkakait na ipagtanggal na yan, sigurado may basbas po yan ni Speaker Martin Romualdez. At hindi naman na-anunsyo yan ng chairman lamang ng Committee of Appropriation na walang basbas. At kung ito ay pag... Yun, nadinig po ninyo ha, mukhang sinisisi po nitong si Attorney Harry Roque, ang ating Speaker Martin Romualdez, tungkol po sa pagkakatanggal ng confidential fund dito po kay Vice President Sara Duterte ng sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Muli po nating panoorin ang pahayag na yan nito pong si Attorney Harry Roque. Ang camera mukhang tinanggalan na siya. At bagamat ang chairman po ng Committee on Appropriation na nag-anunsyo niyan, siyempre may basbas po yan ng Speaker. Yan. Sabi niya, kung masusunod ngayon ang camera, mukhang tinanggalan na po. Eh, Attorney Harry Roque, wala pong ibang dapat masunod dyan kung hindi ang camera. Sila po kasi ang gumagawa ng batas para po sa appropriation ng budget bawat taon. Yan po yung GAA. Alam na alam niyo po yan dahil kayo po ay dating kongresista at isang abogado. Ngayon, sa mga susunod na pahayag po dito nitong si Attorney Harry Roque, mukhang sinisisi niya ang leadership, in particular ito pong si Speaker Martin Romualdez, kung bakit na-realign ang budget mula sa 650 confidential million confidential funds na yan sa Office of the Vice President at Department of Education patungo sa mga mas importante na ahensya ng ating gobyerno katulad po ng National Security Council, ng ating Department of National Defense at iba pang intelligence unit ng ating gobyerno. Eh sana yun po ang focus, hindi po yung leadership. Kasi hindi naman maikakaila na talagang hindi po katanggap-tanggap sa harapan po ng publiko ang napakalaking confidential fund ng Office of the Vice President na sa mga nakalipas po na panahon, hindi naman po ganyan kalaki ang ibinibigay na confidential fund sa mga previous vice presidents. Patuloy po nating pakinggan si Attorney Harry Roque dito, mga tol. Ibig sabihin ba ho ito na tuloy pa rin ang hidwaan ng Speaker at ni VP Sara? Well, sa totoo lang, wala akong personal na knowledge. Yan, katulad po ng sinabi niya, wala po siyang personal na kaalaman. Yan po ay kanyang maaaring hinala lamang. Saka hindi po ito about sa hidwaan kung meron man sa mga nakalipas na panahon o hanggang sa kasalukuyan sa pagitan po ni Speaker at ng ating Vice Presidente. Ito po ay kung ano ang tama at dapat. Sinasabi po ng publiko, hindi lang naman ang mga mambabatas. Ang publiko na po ang nagsasabi na dapat ibigay ang confidential fund sa nararapat na ahensya ng ating gobyerno. Ito pong paliwanag ng Office of the Vice President, particular sa mga naging katanungan sa kanila ng oposisyon, ay sabihin na nating makatwiran. Pero mas makatwiran naman siguro kung ang pondo na yan ay ibibigay sa mas kinakailangang gobyerno, kinakailangang ahensya ng ating gobyerno. Ano, 500 million pesos na confidential fund para po sa Office of the Vice President. Tapos ang sinasabi po nila, gagamitin po ito sa pamimigay po ng ayuda at iba pang mga kaparaanan na kadalasan ginagawa naman po ng ibang ahensya ng ating gobyerno. Ipagpalagay na din natin na ito po ay panlaban sa seguridad, national security. Ang tanong, hindi ba kayang gawin yan ng ating ahensya ng gobyerno katulad po ng Department of National Defense, ng ating NICA, ng iba pang intelligence unit? Kasi civilian agency eh. Partikular ang Office of the Vice President, ang Department of Education, ganun din naman. Kung meron siguro silang dapat pagpukusan, eh yung mandato po nila. Ang mandato ng Department of Education na pinamumunuan ni Secretary at Vice President Sara Duterte ay magbigay ng tamang edukasyon sa ating mga kababayang kabataang Pilipino. Ang Office of the Vice President, eh alam nyo naman,
Sa mga nakalipas na panahon, talagang traditionalist, pertire, ang Office of the Vice President. Ganun pa man, may pondo yan, pero hindi naman siguro dapat lumabis. Dahil after all, wala namang enforcement power ang Office of the Vice President. Tapos sa mga susunod na pahayag nyo pa rito, eh mukhang selective. Kasi sinasabi ninyo rito na ang presidente at vice-presidente eh magkatuwang naman sa paggobyerno. Eh bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman nakatuwang itong si Lenny Robredo? In fact, halos ayaw pa nga bigyan ng pondo ang dating vice-presidente. Di ko kinakampihan si Lenny Robredo, pero totoo naman po talaga yun. Ano? Tuloy natin. Pero hindi po natin mapagkakait na ipagtanggal na yan. Sigurado, may basbas po yan. Yeah. Ni Speaker Martin D. Romualdez. Hindi naman na-anunsyo yan. O, ipagpalagay natin na may basbas ni Speaker Martin Romualdez, Attorney Harry Roque. Pero tama po yun. Ano? Hindi porkit suportado kayo, suportado niyo si Sara Duterte, eh tama na kagad yung panghihingi ng 500 million pesos. Kahit sa ang angulo kasi tingnan mga tol, hindi talaga maipaliwanag eh sa harapan ng publiko eh na ganun kalaki ang pondo na hinihingi para sa confidential fund. Tapos pumutok pa itong nakaraang araw na balita kung saan ang office nitong si Vice President Sara Duterte nung siya po ay mayor pa ng City of Davao ay gumastos ng 2.609 billion pesos sa loob ng 6 na taon. Ang katwiran ng mga supporter niya, eh naging mapayapa ang City of Davao, wala ng mga NPA. Eh bakit City of Davao lamang ba ang na-declared insurgency free? Ang daming mga city at municipality across the country ang dineclared na po ng ating armed forces na insurgency free. Pero hindi po sila gumastos ng ganong kalaking confidential fund sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa nga itong ginastos ng City of Davao sa mga pinakamayayamang syudad katulad po ng Quezon City, Cebu City, saka Makati City, Manila. Tapos sasabihin nyo, tama, anak ng peteng na yan. Tama ang ginawa ng Kongreso ngayon na i-realign. After all, sinabi naman ng Office of the Vice President, kaya naman nilang mabuhay ng walang confidential fund eh. No? Ngayon, kung bine-burden nila yung sarili sa paglaban sa national security, particular, o sa pagpapanatili ng national security at paglaban particular sa insurgency, eh, assuming na yon sa trabaho ng meron talagang mandato dito ang Pangulo ng Pilipinas. Walang masama sa tumulong. Pero yung ikaw na yung parang magpapabida at palalabasin pa ng mga supporter mo na ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang recruitment, nawawala ang kung ano-anong pangangalap ng suporta mula sa CPP-NPA, in particular sa Department of Education. Aba, hindi naman siguro makatuwiran yan sapagkat isang taon pa lamang nanunungkulan itong si Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Sa mga nakalipas na panahon, ladlad na. Kung meron man sigurong dapat papurihan dyan, hindi itong si VP Sara. Eh, papurihan nyo na yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sa panahon niya, sa pamamagitan ng NPF-ELCAC, hindi naman maikakailayan, talagang nagagapi at patuloy na nagagapi ito pong CPP-NPA. Ngayon, para saan pa? Sabi nga ng gobyerno natin sa kasalukuyan, ang threat ng CPP-NPA ay hindi na po significant. Kaya bakit kailangan pang magkaroon ng 500 milyong pondo ang Office of the Vice President at saka ang Department of Education ng 125 million confidential funds? No? Nasasaktan kayo ngayon kasi hindi nagawa ng inyong hinahangaan at sinusuportahan na magkaroon muli ng confidential fund sa panahong 2024. At sana sa mga darating pang panahon, huwag na talagang bigyan ng confidential fund. Kung bibigyan man, hindi ganun kalaki. Ang mga confidential fund sa mga nakalipas na panahon, hindi naman umaabot ng 10 milyon. Pero sa tanging panahon lamang ni
ni Vice President Sara Duterte nagkaroon ng ganyang kalabisan na paghingi ng confidential fund. Eh hindi naman pala bago kasi. Nasanay na pala ito pong si Vice President Sara Duterte na manghingi ng confidential fund particular sa City of Davao. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Ari Roque. Ng chairman lamang ng Committee of Appropriation na walang basbas. At kung ito ay pagpapatuloy ng hidwa ng kanilang dalawa dahil nga doon sa pagtanggal kay dating Presidente GMA as Senior Deputy Speaker, well, your guess is as good as mine. Pero hindi naman tayo napanganak kahapon lamang, siyempre hindi natin mapapagkaila, baka may kinalaman pa yon. At baka patuloy na nga ito dahil ang patungo nito ay 2028. Bagamat maaga pa, alam naman natin na talaga namang magpaplano at magpaplano rin. Kayo ang namumulitika eh. Walang pamumulitika sa parte ni Speaker Martin Romualdez. Kung meron mang nagsusulong na siya po ay komandidato sa pagkasenador, walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez. Napagsabihan pa nga ako dyan eh. Bakit? Kasi isinusulong ko si sa pagkasenador si Speaker Martin Romualdez. Sabi sa akin nung kakilala niya, wag muna nating politikahin ng mapakaaga itong pagtatrabaho ni Speaker Martin Romualdez. Nangatwiran ako. Sabi ko dun sa nagsabi sa akin, hindi ko pinupolitika yan. Sabi ko, gusto kong maging senador si Speaker Martin Romualdez at walang masama sa maagang preparasyon. Pero yung ginagawa ko, walang kinalaman si Speaker doon. Walang kinalaman ang kanyang opisina. Ang nagnanais taong bayan na gustong maging senador sa 2025, si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi niya naiisip yon. More so, ang maging pangulo siguro sa 2028. Kayo lamang ang nag-iisip na lalaban si Speaker Martin Romualdez dito kay Vice President Sara Duterte. Yan ang problema sa inyo, lalong-lalo na yung mga supporter nitong si VP Sara. Kung tawagin ninyo, bansagan ninyo ng tambaloslos si Speaker Martin Romualdez, wagas na wagas. Eh sino ba talaga ang tambaloslos? Yung tambaloslos, sabi ng Vice Presidente natin, ambisyoso. Kailan nag-ambisyon si Speaker Martin Romualdez? Speaker pa lamang siya ngayon. Ngayon, kung sakasakali mang maisipan ni Speaker Martin Romualdez sa 2025 at 2028, susuportahan namin siya. Pero hindi po siya namumulitika, Attorney Harry Roque. Huwag niyong igiit na namumulitika ng maaga ang kampo ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga ginagawa po namin ngayon, walang kinalaman si Speaker dyan. Hindi nga ako kilala ni Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa nga na-meet yan sa personal. Pero gusto ko talaga siyang maging senador. Bakit? Kasi nakikita ko sa kanya ang pagmamalasakit sa taong bayan. Personal, ako naka-experience ako ng malasakit eh. Sa dinami-dami ng politiko, hindi naman ako kilala ni Speaker Martin Romualdez, pero siya mismo tumulong sa akin. Diba, nagkasakit ako? Pero hindi yun dahil sa utang na loob. Hindi dahil sa utang na loob, kaya ako sinusulong na sana tumakbo sa pagkasenador si Speaker. Hindi. Simple lang ang aking dahilan. Nakikita ako sa kanya ang serbisyong totoo para sa publiko at sa sambayan ng Pilipino. At wala naman sigurong masama kung nga rin ko na maging senador si Speaker Martin Romualdez. Pero sa ginagawa ninyo at partikular ni Aling Maliit at marahil may kaugnayan ang kampo ninyo doon sa tangkang pagpapabagsak sa liderato sa house nito pong si Speaker Martin Romualdez, nag-iisip ako ngayon. Speaker, baka wag na kayong tumakbo sana ng senador. Manatili kayo na speaker hanggang 2028. Bakit? Kasi baka ikudita si Pangulong Bongbong Marcos eh. Diyan sa kamera. Maulit yung nangyari noong 2001. Akala natin hawak ng dating Pangulong Estrada ang speaker noong panahon na yon. Pala nahawakan na ng oposisyon. Nagulat na lamang si dating Pangulong Estrada. Impeached na siya sa Kongreso. At sana wag po ninyong pahintulutan yon, Speaker Martin Romualdez. Maraming nagbabala kay Pangulong Bongbong Marcos. Political process ang impeachment. Makakuha lamang sila ng numero dyan. I-impeach nila si PBBM.
Pero kung nakakasigurado tayo na ang speaker ay talagang loyal sa itinakda ng konstitusyon o sa itinakda ng taong bayan sa pamamagitan ng isang demokrasyang butuhan, si Pangulong Bongbong Marcos yun, hindi nyo pahihintulutan yun. Walang pamumulitika dito, Attorney Harry Roque. Kayo lamang ang negatibong nag-iisip kung bakit pilit ninyong sinasabi na baka... O sabihin na natin, hindi kayo, yung mga supporter ninyo, mga DDS, na lalaban sa pagkapangulo itong si Speaker Martin Romualdez, lalo si SAS, may pa-compute-compute pa siya sa edad. O sige, kung gano'n ang gusto ninyong mangyari, tingnan natin. Pero katulad ng sinasabi nyo rito, hindi yan makakatulong sa Uniteam. Ngayon, alam nyo naman pala yon, eh bakit pa kayo nagsasapantaha? Walang halong pamumulitika kung bakit natanggalan ng confidential fund ang Office of the Vice President at saka ang Department of Education. Simpleng tama at dapat lamang ito. Mainit ang issue sa West Philippine Sea. Tapos malalaman ng taong bayan, ang budget ng Philippine Coast Guard ay nasa 100 million plus lamang sa loob ng 17 taon. Samantala, ang Office of the Vice President, sa loob lamang ng 11 araw, ginastos ang 125 million pesos. Hindi yun makatwiran, di ba? Speaker Romualdez na maging kapalit ng kanyang pinsang buo. Bakit ibibigay pa sa iba? Pero ako talaga naniniwala na sana magtambala na lang po sila. Dahil nung last elections naman, ewan ko ba, maybe I'm... Sana, kung ganyan ang paniniwala mo, Attorney Harry Roque, himukin mo ang mga kapwa mo DDS. Kasi ang ginagawa ng mga DDS ngayon, itong mga DDS shit, sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, yung mga tumutulong kay Pangulong Bongbong Marcos, katulad ni Speaker Martin Romualdez, sinisiraan din nila. Kasi tinuturo nilang threat kay BP Sara. Ang gawin ninyo, mga DDS shit at mga DDS, i-promote nyo si Vice President Sara Duterte nang walang halong paninira kay PBBM at saka kay Speaker Martin Romualdez, magkakasundo tayo. Hindi kami magre-react ng ganito. Ako, lalong-lalo ako. Actually, ayoko ngang itapik si Sara Duterte. Kaso lang, dahil sa mga ganitong pagkakataon, dinadamay nyo, partikular, ang mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, patulad ni Speaker Martin Romualdez, nadadamay ngayon si VP Sara Duterte. Ano ang epekto nito? Tayo-tayo, nagtatalo-talo. Tapos nanonood ngayon yung mga pinklawan, tuwang-tuwa sila. Kasi nagkakagulo ang Uniteam. Kayo ang nagsisimula, hindi kami. Hindi kami ang sumisira ng Uniteam, kayo mismo. Dahil ayaw niyong tanggapin na Pangulo si BBM, I am not pertaining this one, kay Attorney Harry Roque. Ano? This is for the DDS. Ayaw ninyong tanggapin na Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Pinagpipilitan nyo na hindi siya karapat dapat at gusto nyo sa maagang panahon iupo kagad si Sara Duterte. Hindi yon katanggap-tanggap sa mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, sa mga katulad namin PBBM at mga loyalista. Kaya ngayon, nawawala tuloy yung suporta ng tao kay BP Sara. Kayo-kayo na lamang ang nagsusuportahan. Hindi nyo ba naiisip yon? Akala ninyo may mawawala sa amin, lalong-lalo na sa aming mga PBBM supporter? Wala. After all, PBBM supporter nga eh. Pagtapos na ng Pangulo, pagkapangulo ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos na din ako dito. Ha? Walang mawawala sa amin. Pero sa inyo, malaki mawawala. Mga boto ng PBBM supporter mawawala kay Sara Duterte. Kayo muna ang magpakumbaba sa ngayon. Hindi kami. Kayo ang mangangailangan ng boto namin sa 2028. Hindi kami. Wala akong pakialam kahit sinong kumandidato sa pagkapangulo sa 2028. After all, ang aking panata, katulad ng pagpapahaba ng buhok ko, matatapos sa June 30, 2028. Ay Pangulong Bongbong Marcos lang ako. Maliban na lamang kung may mga ibang pagkakataon sigurong mangyari. O, ipagpalagay natin tumakbo. Si Sara Duterte, wala akong pakialam. Si Amy Marcos,
Wala akong pakialam. Si Speaker Martin Romualdez, wala akong pakialam. Kasi ang suporta ko na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung kayo'y patuloy na mag-tret-tret sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kakampihan ko siyempre yung mga nakikita ko na ang loyalty sa ating Pangulo ay matibay. At isa doon, si Speaker Martin Romualdez. Huwag nyo kaming pilitin, mga didishit. Hindi namin kailangan ng boto nyo na. Kayo nangangailangan ng boto namin. Sa totoo lang, baka umiyak kayo sa 2028. Baka hindi manalo si Vice President Sara Duterte. You must remember this. Kaya nanalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga loyalista. Niwala ako sa inyo na kayang-kaya ninyo ang puwersa ng dilawa nung panahon na yun. Kung hindi kayo sinuportahan, kung hindi sinuportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga loyalista, hindi mananalo yung kay Marrojas or even kay Grace Poe. Kaya lang siya nanalo dahil nag-combine ang mga supporter na loyalista patungo diyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 16 million ang boto. Ilan ang boto ni Pangulong Bongbong Marcos? 15 million. Baka wala pang ang 1 million ng mga didishit. Alam nyo kasi, kung ibinoto ng mga didishit si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mananalo si Lenny Robredo. Hindi nyo binoto noon eh. Pero binoto ng mga loyalista si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, nasabihin ko sa inyo, kung wala ang Marcos sa national politics, wala ang Duterte. Balikan natin yung sinabi ni Tambaloslos na direktor. Sabi niya kasi, kung wala daw po ang mga Duterte, mahihirapang makapasok ang mga Marcos sa puso ng mga Pilipino. No, nagkakamali kayo. Kung wala ang mga Marcos, hindi makakapasok sa maraming Pilipino itong mga Duterte. Yan ang katotohanan diyan. Tanggapin nyo yan. Kasi katotohanan talaga yan. O ngayon, kung ipagpipilitan nyo pa rin at ayaw nyo magpakumbaba, sige, tingnan natin sa 2028 kung mananalo si BP Sara without the support of the PBBM supporter and Marcos loyalist. Magkaalaman tayo dyan. Ano? Yun lang naman yan eh. Pero hindi pa huli ang lahat. Simple lang naman ang hinihiling namin sa inyo eh. Tigilan nyo si Pangulong Bongbong Marcos para hindi nadadamay ang mga Duterte. Wala namang kasalanan kung tutusin si Vice President Sara Duterte. Hindi naman niya tinitira si Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita nga namin na siya ay supportive kay PBBM. Pero nagkakaroon ng alanganin sa aming mga isipan dahil kayo na mga supporter nitong si BP Sara ang nagbibigay impresyon na baka traidorin ni BP Sara si PBBM. Kayo yon. Kayo ang dahilan kung bakit nagagalit ang PBBM supporter at mga loyalista kay BP Sara. Magbago kayo. Nadadamay sa inyo si BP Sara. Mga anak ng keting kayo, hanggang dito na lamang mga to. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.